Nileo Hing, isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zabra. Si Leo Kwan, isang dating bilanggo. Ngunit bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan. Naramdaman pa rin niya ang mga babala, panlalait, pagpapahirap sa kanyang buhay. Ang kaibahan niya sa ibang tao na humihila sa kanya pababa. Ngunit wala siyang lakas na labanan ito. Ngayon ay kailangan niyang magsimula ng isang panibagong buhay. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tialo na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Dinala siya ni Tialo sa Kumete sa Kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi naaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kuta. Ang mga kontak ni Tialo ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natanggap niya bilang isang ulila, hindi ba? Bahala na. Wala nang pakialam si Yokwan kung anuman ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si Ping Li. Yumuko si Yokwan, isang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo bilang paggalang at pagsunod. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan niya para sa sasakyan. At nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. Inimbitahan siya ni Tialo para maghapunan sa bisperas ng bagong taon. Ngunit tinanggihan niya ito. Napansin ni Tialo ang kanyang nilulutong hindi balansing pagkain, maging ang kanyang kasuotan. Sira na ang manggas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos, at laylayan ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tialo sa kanya. Ngunit tumanggi pa rin si Yokwan dahil kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya bago magbagong taon. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok, ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang pintana, sa kanyang likod, ang pula at birding ilaw paminsan-minsan. Karangyaan, kahit saan ka lumingon, mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Naaalala ang mga sandaling kasama pa niya ang kanyang ina. Si Lou Shaofeng, ang kanyang kababata, ikakasal na. Hindi pa niya nakikita. Sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon,
wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harbin si Lou, samantalang siya nasa Kalying Spirit Run sa isang madilim na sulok. Gumagawa na hang hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siya lagi ng tadhana. At sa ikalimang araw ng bagong taon, ay ibinigay na kay Yukwan ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng mga damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba, at isinuot ang isa. Nakabenta siya ng 20 panlamig na anggura sa kanyang unang araw, kaya sumigla siya. At dahil sa wakas, ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Ngunit isang araw nakabenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpentero na kababalik lamang sa Beijing mula sa Timog. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Yukwan at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka. Hindi ba? Nag-iisip si Yukwan.